technically, yung pagka nag-oppose ka sa incumbent administration, opposition niya, di ba? Ganun yun. Pero yung agenda, magkaiba. Itong grupo nila Duterte, nag-oppose sila para makahanap sila ng tiyempo, makabalik sila sa pwesto. Di ba? About grabbing power. Yung independent opposition na tinatawag natin, si Senator Risa Ontiveros, ito yung sa policy. No? Dito sa minority siya, kung ano yung mga polisiya nitong administrasyon na maganda, di suportahan. Yung hindi maganda, di batikusin at i-check. Diba? Uh-huh. Kung may mga anomalya dyan, sa ilalim, di ilabas. At pabor din yan, actually, sa isang administrasyon na may tagalabas ng mga anomalya kasi for all you know, hindi nila alam yon o hindi nila kinakauntinance yun. Magandang nalalaman, di ba? Ang yung panahon lang kasi nila Duterte, pag naglabas ka ng mga anomalya, inaano nila, no? Wina-whitewash nila, kino-cover up nila, hinaharas nila yung mga naglalabas. Kasi kasabwat sila. Ano? O, sample na lang. Yung formally, they did everything, paano mapagtakpan yun, kasi kasabwat sila. Yun, no? Kasi kung hindi ka interesado dyan, o di sige. Kung sino man yan, hindi ikulong, kasi hindi ganon nangyayari. So ngayon, sa administrasyon, ganon yung situation. Okay, now, so ganun yung differentiation. Itong opposition na Duterte, ang intention lang naman yan ay sirain, gibain yung Marcos administration para makabalik sila sa pwesto. Itong independent opposition headed by Senator Risa Ontiveros, ito yung check and balance talaga. Diba? O makita nyo si Senator Risa pag yung policy, kunyari yung foreign policy ni President Marcos, wala ka maririnig dyan kay Senator Risa. Kasi nag-agree din siya doon. Pero doon sa mga iba't ibang issues like People's Initiative or itong Makarlika Fund, ano siya, nagpo-provide siya ng check and balance in that regard. Ganun po yan.